Mga idol at kabayan, China na bigla sa ginawa ng Japan. Chinese military drill na pornada. Ito'y matapos pinasok ng isang Japanese destroyer ang 12 nautical mile territorial waters ng China. Isang barkong pandigma ng Japan ang pumasok sa katubigan ng China kahit na ilang beses itong binalaan ng Chinese military. 20 minuto na malagi ang barko ng Japan at walang nagawa ang People's Liberation Army Navy. Sa mga nagtatanong, bakit pinapalakas ng Pilipinas ang depensa ng bansa sa Hilagang Luzon? Bakit na sa Hilagang Luzon inilagay ang medium range capability missile system ng Amerika? Grupo ng mga barkong pandigma ng China naglayag malapit sa Fuga Island at sa pagitan ng Babuya at Camiguin Island. Pilipinas nagpadala ng barkong pandigma sa Philippine Rice. Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro binira ang China matapos nitong batikusin ang bagong alyansa sa pagitan ng Japan at Pilipinas. It's a matter internal to Japan and the Philippines. So it is actually none of China's business. 2 barko ng China na itinuturing na suspect sa pagbangga sa isang bangka ng mga Pilipino. Tukoy na ng mga otoridad ng Pilipinas. Masama ang loob ng kababayan natin mangisda sa ginawa ng barko ng China. Parang silencer nga yung kanila, yung tambocho nila. Parang sinadya po kami, ma'am. Bakit hindi niya kami inilagat? Isang Japanese Maritime Self-Defense Force Destroyer ay naglayag sa karagatang teritoryo ng China sa silangang lalawigan ng Zhenjiang noong nakarang Linggo. Sa kabila ng paulit-ulit na babala ng mga barkong pandigma ng China, hindi lumihis ang barkong pandigma ng Japan. Ang GS Suzutsuki DD-117, isang destroyer at armado ng iba't ibang armas, ay inatasang subaybayan ang military drills ng China. Pumasok ang barkong pandigma ng Japan sa 12 nautical mile territorial waters ng China noong ika-4 ng Hulyo kahit kaliwat ka ng babala ang ginawa ng People's Liberation Army Navy. Tumagal ang barko ng Japan ng 20 minuto bago ito umalis sa loob ng katubigan ng China. Isang pambihirang hakbang ng isang barkong pandigma ng Japan Maritime Self-Defense Force. Isang pagpapakita na hindi natatakot ang Japan sa China. Kung kayo ang tatanungin, mga kabayan, tama lang ba ang ginawa ng Japan? Bago pa man ang nasabing drill, ang mga otoridad ng Zhenjiang ay naglabas ng no-sail zone sa nasabing lugar para sa gagawing live fire drill ng military ng China. Pero dahil sa presensya ng Japanese warship na pornada ang mga plano nito, posibleng sinusubukan ng Japan ang China, lalo't ang ginagawang military exercise ng People's Liberation Army Navy ay nakaharap lang din sa kalupaan ng Okinawa, Japan. Hinala ng gobyerno ng China na ang nangyaring insidente ay isang intentional provocation ng Japan destroyer at nangungulekta ito ng mga impormasyon. Ang ginawa ng hukbong dagat ng Japan ay ipinapakita na kapag malakas na bansa ang siyang kaharap ng China, hindi na ipinapatupad ng People's Liberation Army Navy ang kanilang batas na kapag walang permit ay kanilang huhulihin at gagamitan ng puwersa. Sa ibang balita naman, bakit pinapalakas ng Pilipinas ang ating depensa sa Hilagang Luzon? Ito ba ay para matulungan nating depensahan ang Taiwan? Ito ay isang maling paniniwala. Ito ay upang maiwasan na dito pumasok at dumaan at makubkob ng China ang mga teritoryo sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Tulad na lamang ng ginawa ng Chinese Carrier Strike Group, ito ay naglayag patong Philippine Sea. Ang nakapagtataka, bakit sila dumaan sa loob ng territorial waters ng Pilipinas? Dumaan ang grupo ng mga barkong pandigma ng China malapit sa Pagudpod at Claveria sa Ilocos Norte. Tumawid ang Chinese carrier sa Fuga Island at sa pagitan ng Babuyan Island at Camiguin Island. Isa na namang pambabastos ng China sa ating bansa. Normal na dinadaanan ng mga barkong pandigma ay ang Basi Channel, isang daluyan ng mga barko sa pagitan ng Taiwan at Hilagang Luzon. Agad namang nag-deploy ang Pilipinas ng barkong pandigma sa Philippine Rice upang masiguro na maprotektahan ng bansa ang mga karapatan nito sa area. Ipinadala ng Philippine Navy ang BRP Jose Rizal FF-150 upang bantayan ang isa sa pinakamahalagang nasasakupan ng Pilipinas malapit sa Philippine Sea. Sa ibang balita naman, may natatakot sa bagong alyansa. Pilipinas binitawan na ang China at tuluyan ang nakipag-alyansa sa mga bansang naniniwala na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas. China binatikos ang kakatapos lang na paglagda ng Pilipinas at Japan. Ang Reciprocal Access Agreement, isang kasunduan na layunin na palakasin ang depensa ng Pilipinas at Japan. Ito ang magiging counter move ng 2 bansa laban sa maagresibong hakbang ng China sa rehiyon. Ayon naman kay Defense Secretary Gibo Chodoro, walang pakialam ang China kung anuman ang kasunduang papasukin ng Pilipinas sa ibang bansa. The RAA is a bilateral agreement between Japan and the Philippines. So it is a matter internal to Japan and the Philippines. So it is actually none of China's business because China would then be interfering in the internal affairs of both Japan and the Philippines. If I state a comment
regarding something that, for example, their economic coercive diplomacy or whatnot, they will say that I'm interfering in their internal affairs. Same thing here. Sa ibang balita naman, mga kabayan, update sa nangyaring pagbangga ng isang malaking barko ng China sa mangisdang Pilipino. 60 nautical mile ang layo sa Subic sa Zambales. Pinaalam na ng Philippine Coast Guard sa China ang nangyaring insidente. Hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin nakikita ang isa sa mga Pilipinong mangisda dahil dito. Masama ang loob ng kasama at kapatid ng nawawalang Pilipino dahil bakit hindi sila nakita ng malaking barko ng China? Parang silencer nga yung kanila, yung tambocho nila. Parang sinadya po kami, ma'am. Bakit hindi niya kami inilagat? Kita na kami niyan. Ay, maliit lang, ma'am. Parang palito lang ang posporo yun. Pagkatapos bangga, basta iniwanan. Diretso talaga. Yung mga barko na yan. Kaya pag matulog ako, hindi ko talaga mawala sa isip ko talaga yung kapatid ko, dahil dalawa kami. Dalawas sa mga sasakyang pandagat ng China ngayon ang itinuturing na merong kinalaman sa pangyayaring ito, ang Yongfamen at Milan Hu. Kasalukuyang nakikipag-coordinate na rin ang Philippine Coast Guard sa Indonesia Port State Control dahil ang dalawang barko ng China ay naroroon sa kasalukuyan sa Adang Bay sa Indonesia. Mga eroplanong pandigma ng Pilipinas dumating na sa Australia para makilahok sa Pitch Black 2024. This is a very important milestone for us. First of all, we want to enhance our operational readiness and also, of course, the commitment for this regional security and stability operations that we want to do. And most especially, sir, is that we want to strengthen the international collaboration. One of the ones that we're most excited is to invite the Philippines for their first time to exercise Pitch Black. And it's a reflection of the professionalism of the Philippines Air Force, and it's a reflection of what the Philippines Air Force might learn from the other nations here, but it's also a reflection of what we'll learn from the Philippines Air Force as well.